Nanay. Po. Ano nyo ho, sino ho ba tong Luigi Cesar na to? Ito po na bata po, labas-pasok po yan sa amin bahay. Kasi nga po, parang tinuturing na po nila kasi kaming kamag-anak din nila. Kasi ano po, doon ano po kami... Ano po kapit-bahay nyo? Opo, kapit-bahay po. Tapos, okay. Doon po kami nakatira po sa lupa po nila. Okay. Nang lula't lulo po nila. Okay. Din po, di ko naman po inaasahan na ganun pong gagawin nyo po sa anak ko. Kailan nyo po nalaman na buntis? Nung kasi po, nagpa-Manila po ako ng July 11 po, tapos bumalik po ako ng October 18. Mm-hmm. Kasi po, nakita ko po yung live po nila na nagiinom po sila, tapos nakikita ko na po yung tiyan niya na halata na po na parang buntis talaga. Mm-hmm. Siyempre, nanay po ako, naramdaman ko po ano yung ano ng anak ko eh. Mm-hmm. Eh siyempre po, na-stress na po ako nun talaga, kaya nagpaalam na po ko sa amo ko na ganun man, pwede po ko uwi kasi may problema po ako sa mga anak ko. Ilang taon na ba tong Luigi na to? 18 po. 18 na po siya ngayon. 18 na? Opo. Okay. Tapos, nung pag-uwi ko po ng October 18, nahalata ko na, ginpiti ko po siya, tapos positive po. Yun nga po, buntis. So, binilang ko, sinabi ko po sa kanya na, ano, sino nag-ano yan? Si ano daw po, si Kuya BG niya. Tapos po, si Luigi yun? Opo, si Luigi po. Bali, apat na po na buwan po yung tiyan niya. Nung nakita niyo? Opo, kasi halata na po eh. Okay. Tapos kinfront ko po yung mga magulang nila, tapos yung lula't lulo, ang sabi po nila, di daw namin sinabi sa kanila, siyempre, ngayon ko pa lang po na nabuntis yung anak ko eh. Opo. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos sabi ko, na kung ano, magre-reklamo ako, sabi naman nila, huwag muna kasi hanap natin ang paraan. Yun nga po, umalis kami doon, buong pamilya po, pinamasayan po nila kami lahat. Ano ang gusto nila mangyari? Kukunin yung bata? Sir, ano eh, papaampon po pag lumabas po eh. Kanino to ipapaampon? Doon po sa kanila. Ano, sa kanila po ng ano, anak po niya. Sila ang mag-aalaga ng bata? Opo, opo. Mm. Tapos ang sabi naman din nga po nila eh, di naman yan po pwede palaglag po eh. Mm-hmm. Kasi nga po, bata na yun kasi 4 months na po yun. Tama. Kumbaga, bibilang po ako ng July. Mm. Rhea, si Luigi, kailan nangyari to? Una pa lang po kami doon. Anong ginawa sa'yo mismo? Yung nag-inom po sila, okay. Tapos tumabi po siya sa akin, tapos sabi niya po, wag po akong maingay. Okay. Tinabunan niya po yung bunganga ko. Mm-mm. Tapos sabi niya po, papatayin daw ako kaya hindi pa ako nakapagsumbong kay mama. Isang beses lang nangyari to? Marami po. Maraming beses. Ngayon lang po siya po nagsumbong pa sa amin. Dito na po kami sa Manila, sir. Kaya nga, nadulog yung puso ko na 9 years old pa pala po, ginagano na pala siya. Opo, sir. Di po namin alam kasi natatakot po siya. Kaya habang nandoon po kami, yung nakikita niya, natakot po siya magsumbong po sa amin. Tapos ayun na nga, nabuntis. Opo, hanggat sa nabuntis po siya. Hanggang nabuntis. Opo. Okay. So pupunta-punta lagi sa bahay niyo. Kayo ma'am, okay lang sana sa inyo, hindi nyo alam na may ganito pa lang. Opo, kasi po, turing talaga sa kanya, kasi inaanak siya ng asawa ko. Mm-hmm. Siyempre parang anak ko na rin, kasi pag nag-birthday po, hinandaan po ng asawa ko yun. Saka probinsya naman eh, kumbaga opo, community. Opo, opo, ganun naman po talaga, iba. Siyempre po, kaya yun, nakikitira lang po kami dun sa lupa ng lulo nila, kaya ganun. So Rhea, tuwing pupunta sa bahay nyo, ganun ang ginagawa niya? Opo. So kaya siya pupunta dun para may gawin sa'yo, tama? Opo. Kahit kailan hindi ka nakapagsumbong? Hindi po. Kasi tinatakot ka? Ako. Okay. This is clearly rape, ano? Parang ganun po. Kasi sa dami ng tao na nakasalamuha ko po, nagpapacheck up kami sa hospital, ang sabi, tinatanong po siya ng mga doktor o ano, kung may relasyon po sila. Wala po eh. Sabi niya, wala. Hindi po sila. At may, kuya pa nga tawag niya. Kuya pa nga clearly po eh. Clearly statutory rape. Opo. Sige. Police Major Rodolfo Renumeron, ang COP ng Mayor Galete. Major, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Attorney. Apo, Major, meron po dito nagre-reklamo from Leyte, from Mayorga, no po. Leyte, na yes, ito po, 11 years old. Nasa harapan ko, Major, buntis. Yes. Apparently, nire-rape siya simula 9 years old. So, 2 years na ng no isang, 18 years old. Yes po, sir. Apo, pasamahan po sana namin sa tanggapan nyo, sir. So just so we could file for statutory rape? Possible, sir. Possible. Opo. Kailan ba tayong pwede magpa- schedule natin. Sige, pa-schedule. Pa-assistihan po namin kayo kay Major Renumeron. Opo, ma'am. Okay. Opo. Ano yung pwedeng i-file na case natin, attorney, ulit? Kasi considering na nagkaroon ng intercourse against the will ni Rhea, pasok yan rape. So bawat instance na ni-rape siya, isang count yan. Opo. Pero dahil sa under the law din, kapag 12 years old below ang ni-rape ang victim, statutory rape yan. Opo. Okay, mas mabigat ang penalty, opo, especially of age na tong nanggahasa.
Apo. No? Hindi pa naman prescribed yan kahit 2 years. Kahit 2 years na nakalipas. Pwede yan isama-sama na. Apo. Okay. Major? Sir, sir. Apo, pasamahan po na, sana namin sa tanggapan nila para ma-assistihan kapag nag-file ng case laban dito kay Luigi Cesar. Opo, opo, opo. Saka hingi na rin po sana ng kaunting security, sir, kasi considering na mukhang may kaya po ang pamilya, eh, ano? Dahil doon po yata sila nakatira sa lupa. Wala po kaming kamag-anak doon, sir. Ayun, wala daw po silang kamag-anak doon. Tinreten ba kayo nung nalaman? Kasi po, tinakot nila ako na makukulong po daw ako kasi pinabayaan ko po yung anak ko. Oh, bakit nabaliktad? Yan nga po kasi sa time na po yun, stress na stress talaga po ako kahit galing po ako sa Manila. Kasi alam din ng amo ko na stress din po ako kasi hindi ako nakatulog gabi-gabi po. Pinapainom na lang po kung anak ko ng sleeping pills po. Ngayon, madam, saan kayo nakastay? Ano po, doon po kami sa Nueva Ecija kasi doon po ang trabaho ng asawa ko. Hmm. Tapos ngayon po, doon po kami sa papa ko, doon muna kami. Ano pong plano nyo sa anak? Kaya naman ho. Opo, kami na lang po. Ang akin lang po, hustisya ng anak ko. Okay na walang suporta sila. Mahalaga po makulong lang po yung lalaking nagbuntis po sa kanya. Kasi mahirap sa, mabigat po sa damdamin na hindi ko yung anak ko inaksyonan. Kaya nga po lumapit pa ko dito kasi rapid tool po para po maksyonan agad. Opo, galit na galit si Idol sa mga ganyan. Yes. Kasi po, ang DSW nga po nga, tumawag po sa akin, nagagalit kasi nga po, nagpatulpo po ako eh. Pwede po natin i-coordinate yung MSWDO Mayorga Lite, tawagan po namin, okay? Para ma-assistihan din po kayo. Gayun din po sa Chief of Police po kay Major. Si Major naman, nasabihan naman na inaantay na rin tayo ni Major ngayon. Opo, Major, maraming salamat po ha. Mabuhay, yes po, Atty. Mabuhay po kayo. Po. Thank you po. Mabuhay rin po kayo. Okay. Sige, so ganun gawin natin, ma'am. Pa-schedule natin kayo, ilipad natin kayo papuntang Leyte. Tapos, let's file the case. Opo. Para makamit natin yung hustisya. Thank you. Salamat po. Ay, magkagaan ng loob ko. Opo. Kami na pong bahala, ma'am, sa inyo, ma'am. Kausapin pero 8 months na yata. 8 months na po siya. Kaya bang ibiyahe pa? Kaya ba bang ibiyahe yan? Parang hindi. Hindi. Pero kung meron man, ma'am, pwede po nating ilapit sa ACCIS, ma'am, or sa office po ni Senator Rafi, no, kung may maitutulong po sa kay Rhea. Okay po. Sige po. Kausapin po kayo, ma'am, ng staff po namin sa likod. Thank you very much, ma'am. Thank you po, ma'am, sir. Apo.